Magandang araw po mga kalapatid. Sa iyo po, nandito tayo sa Mahabang Parang sa Angono, Rizal para po bisitahin isang kalapatid po natin na napakaganda ang nilipad po dito nakaraang North Ray sa RRPC. Kung sino po siya, tara, puntahan po natin si Sir Manny Zamora. Magandang umaga, kalapatids. Ako nga pala si Manny Zamora ng MC Lop, taga Mahabang Parang, Angono, Rizal. Actually, nag-start ako high school pa lang. Nakapag-alaga ako more than 50 na ibon. Yung bayaw ko, galing kami ng Batangas, eh, may mga ibon sila doon. Pagbalik namin ng Antipolo, in-invite niya ako na humanap kami ng club. So, ang una namin napuntahan is awarding ng RRPC. So doon ang nag-start ang pagkahilig ko sa kalapate. Nakita ko yung mga award. Actually, ang tawag ko nga sa love ko dati is kungkani. Kasi kungkani-kanino ako bumibili ng ibon. So, unang karera ko talagang hindi man lang ako nakapagpauwi. So, una ko nakausap si Bong Albaran. Nakabili ako sa kanya ng pares. And then, lumawak na. Nag-research ako hanggang sa nakilala ko yung mga sikat na known puncher natin. Sila Sir Jaime, nakabisit ako sa loft niya. Si Sir Benito Goke, si Sir Rudy Tan. Actually, dito sa bahay namin, nag-visit din si Mr. Paul Swindell. Siya yung isa sa sikat na mga long-distance puncher. Hi, Sir Manny. Musta po? Good morning po. Morning. Salamat naman. Pasyal kayo, sir. Yes, sir. Ayun naman, sir. At kasi... recommendation or suggestion katulad ni Sir Manny na nag-adjust siya based din doon sa nakikita niya na mas maganda na positioning ng mga products natin. Actually, ginagamit ko ang L-Carni during training pa lang. Mm-hmm. L-Carni tsaka Power Wings twice a week. Ako okay. Nagbibigay, pero pagdating ng derby, medyo nagdadagdag ako kasi pukpukan na yan, sir. Opo. Kung during training, sir, nagbibigay ng L-Carni, tuwing kailan po kayo nagbibigay ng L-Carni? Binasi ko na rin sa system ko yan, sir. Mm. Kasi kung ano yung available ako. More on Tuesday and Thursday. Mm-hmm. Pero pagka derby na, sir, Monday, Wednesday, Friday na ako yan. Before MWF. MWF na ako. Mm. Kasi may mga ibon na talaga sabihin natin na tamad lumipad, sir, eh. Especially pag kayo sa start pa, sabi natin, training pa lang. Kasi minsan na bibuild up nga yung fat, so medyo bumibigat sila, sir. So para tinatamad. Kaya advice ko nga sa kanila, sir, kung ganyan, sir, araw-arawin mo yung bigay. So baga, unti-unti, nabiburn yung fats, mas gumagaan sila. And at the same time, mas lumalakas po talaga sila. And then yung Power Wings, sir, MWF din natin binibigay? Yes, sir. Ganun din po ako magbigay. Kasi nakita ko yung Power Wings natin, kompleto na yan. May amino acid, mm-hmm. Meron pa siyang B-complex, basa ko yan sa excellence. Ginamit ko na sila. Talaga, sir. Actually, sir, ginagamit ko din siya sa breeder. Mm. Yung mga inactive breeder ko, yung mga matatanda na, 8 to 9 years pagka nahihirapan ako mag-fertile, ginagamit ko ang L-Carni tsaka Power Wings. Alam naman sa L-Carni. So, yes. Ano yung napapasin niyo, sir, sa mga ibang once nung nabigyan natin L-Carni simula, sir, training? Based din doon, actually, nagbabase din lang ako doon sa mga nababasa kong brochure ng excellence. Mm. Yung fats, tinatransfer niya into energy. Yes, sir. Tama po yun. Doon yun talagang nakikita ko din. Tsaka iba yung performance ng ibon pagka meron silang patak ng ganyan. Talaga, sir? Yes, sir. Sa ngayon, ang weakness ko talaga, handling ng mga sakit ng ibon. Unang-una, nahihirapan ako dun sa going light.
na-address ko na yung sa Balileng kasi normally nag-i-inject na ako ngayon. So far, meron akong isang ibon dito na going light. Hindi ko makita yung dahilan kasi hindi naman malambot yung dumi niya, hindi rin kulay green. Nagugulat na lang ako bigla siya lang numinipis. Nabagit niya before is may namatay na siya na ibon na gano'n na physically healthy. Pero pag ginawakan natin, alam natin na hindi maganda na nararamdaman yung ibon. Medyo manipis. Pero kumakain siya. Kumakain naman sir, pero ang dumi niya solid naman, hindi kulay green. Hirap okay. Akong i-resolve yan. So yung dropping siya, ganun pa rin, solid pa rin. Ganun magandang dropping sir. Natsubukan niyo na magbigay ng salmo stop sa kanya sir? Actually, pang third day ko nagbibigay ng salmo stop na yan. Tapos yung sa feeds naman sir, actually kung medyo naminipi sir, ano pinapakain niyo sa kanya? Layer lang sir. Kung sakali sir, ano ko sa'yo, advice ko muna sa'yo na more on sa, sabihin natin, more on mga pellets na muna or yung mga pa-cheek booster yung ginagamitin natin. Huwag muna yung mga hard, ano, yes, sir, hard to muna. Digest. Yes sir, okay. So kung baga at least madaling i-digest nila, at the same time, yun po na yung sa katawan nila, madali makapanumbalik. Okay. Try din natin sir, pwede natin siya patakan ng power wings kung sakali. Yes, sir. Sir, maraming salamat okay, sir. Thank you very much sa pagbisita. Siyang napakalaking karangalan sir. Welcome din sir at maraming salamat din po sa pagtangkilik ng mga products natin. Sir, and if ever sir, good luck sa South Ace natin. Yes, at malamang babalik tayo sir dito for the inspection. Opo, opo. Tapos good luck sa entries natin sir sa EDL OLR. Sige po. Thank okay. you. Thank you sir. Thank you po sa pagbisita sir. Welcome sir. Welcome po. Yan po mga kalapatids, narinigan po natin mismo kay Sir Manny Zamora kung paano po nakatulong ang mga produkto ng Excellence Rock Dog pagdating sa bagay ng performance ng kanyang mga ibong nitong nakaraang North Race. Muli, ako po si Dong AJ Ferre ng Excellence Rock Dog, your number one pigeon specialist.